I am ready! GMA Weather! Serbisyong totoo ng GMA News! Isa ng typhoon at inaasahan pa ang paglakas ng bagyong may international name na Maysak habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang detalye mula kay GMA Resident Meteorologist si Nathaniel Cruz, si Mang Tani. Magandang gabi po. Good evening, Jiggy. Posible pang lumakas ang bagyong inaasahan natin ngayong Semana Santa. Dahil yan sa mahinang vertical wind shear at mainit na temperatura ng dagat na kinakailangan para lalong lumakas ito. Sa ngayon, nasa mahigit 2,000 kilometro pa sa may silangan ng Mindanao, yung sentro ng bagyo na tatawaging Chedeng ng PAGASA, oras na pumasok ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Araw yan ng Miyerkules, gabi o kaya ay Huwebes ng umaga. At base sa forecast track ng The Weather Company, maaaring tumbukin itong bagyo ang central o northern part ng Luzon. Inaasahan ang patuloy na pakanlurang kilos ng bagyo at yan ay dahil sa tinatawag nating ridge ng high pressure area na nagsisilbing harang dito sa bagyo. Yan yung nasa may hilaga ng bagyo at kasalukuyan din itong ridge na ito ay nakakaapekto dito sa may northern Luzon. Bukas, asahan ng mahinang ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region at sa hapon, uulanin din ang Cordillera Administrative Region. Sa Visayas at Mindanao, yung eastern section naman ang posibleng ulanin umaga pa lamang yan, habang sa hapon ay posible ang pag-ulan dyan sa may ARMM at Soccsergen Region. Para naman po sa ating Holy Week Outlook dito sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan hanggang Sabado yan. Pero yung ating maximum temperature, pwede pong pumalo ng 35 degrees Celsius. Mas mainit po lalo yung init factor niyan. Ganyang panahon din ang asahan sa mga darayo naman dyan sa Kutud, sa San Fernando, Pampanga. Mas maaliwala sa panahon at mas mainit yung inaasahang maximum temperature. Dyan sa Cebu City, magiging bahagyang maulap pero mababa ang chance ng ulan sa susunod na 5 araw. May posibilidad naman ng thunderstorm dyan sa Davao City, Martes yan, at maging araw ng Biyernes at Sabado. At Mang Tani, yung posibilidad po na mag-landfall itong bagyo, ano po ang nakikita nyo base sa inyong mga data? Yes, Jiggy, base doon sa track ng The Weather Company, ay makikita natin na magtutuloy-tuloy ito, napapasok sa PAR at pagkatapos posibleng dito tumama sa may northern at northern o central section ng Luzon. Pero yan ay posibleng Linggo pa, no? Dahil ang mangyayari, Jiggy, pagpasok niya sa PAR, yung ridge na nakaka-apekto sa kanya para magtuloy-tuloy yung kanyang kilos pakanluran, bahagyang hihina. Kaya yung bagyo, mapipilitang bumagal yan dahil parang tinutulak siya patungo dito sa hilaga. Pero magkakaroon uli ng build-up dito sa may northern part nitong nung bagyo. Kaya magtutuloy-tuloy uli yan na kumilos patungo dito sa may northern o central part. Pero ngayon ay maaga pa yon, pero ito yung isa sa mga senaryong nakikita natin, Jiggy. Opo, at yung mismong epekto niya, yung nabanggit niyo po, may mga pag-ulan sa Bicol, sa may bahagi ng Car bukas. Ito po ba'y kasama na sa epekto o hindi pa naman? At yung epekto mismo ng bagyo, kailan niyo po expected o nakikita na mararamdaman po natin? Yes, Jiggy, yung mga pag-ulan na binabanggit natin para bukas yan, hindi pa yan epekto nitong sirkulasyon ng bagyo. At maaaring kung makikita natin yung tuloy-tuloy na pagkilos ng bagyo araw na Sabado, unang maranasan yung mga pag-ulan dito sa may Eastern Visayas o kaya ay dyan sa Bicol Region, kahit hindi dyan tatawid yung bagyo, mga posible Biyernes yan. Tapos Sabado, Linggo, habang lumalapit sa may Luzon, tsaka lang mararamdaman yung mga pag-ulan. Mapapansin natin, Jiggy, hindi kasi tayo hanging habagat. Kaya yung mga pag-ulan ay hindi pa ganun kalawak. Medyo maliit yung rain area nitong binabantayan nating malakas sa bagyo, kaya hindi malawak yung makakaramdam ng ulan niya kahit lumalapit na dito sa atin. Opo, maraming salamat po, Mang Tani. Si Ginoong Nathaniel Cruz po ang ating GMA Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.